57 na barangay sa Cagayan apektado ng pagbaha. Mula sa Cagayan, nakatutok pa rin doon live ang aming partner na si Ivy Hernando. Partner? CJ, maghapon nang maaliwalas ang panahon matapos ang isang linggong pag-ulan na dulot ng dalawang magkasunod na bagyo. Binaha ang ilang bahagi ng Cagayan dahil sa pag-ulan na dulot ng mga nagdaang bagyo. Nalubog ang ekta-ektaryang palayan. Nasa 59 na barangay sa Lalawigan ang binaha. Higit 500 pamilya ang inilikas. Yung ating mga pwersang pinatala sa kanilang mga bayan ay naghintay sa desisyon po nila na mag-preemptive at hindi po nangyari ito. Sa pagganda ng panahon, nakauwi na ang maraming evacuees. Ang ilang magsasaka, sinamantala ang pagbibilad ng kanilang palay. Nagapasun mamong kuwa, nabasa. Madanagan kami amamta, agtubo nga rodon. So nga, nagawa aming insako-sako. Tuloy-tuloy rin ang pamimigay ng relief packs sa bayan ng Pamplona. Aming nga bago mi mam nabasa. Malalayos. Yung may-may, medyo hindi kami natamaan ng husto, pero itong neneng natamaan sa agrikultura, maraming nadamay. 18 barangay mostly, kalahating barangay ang lumubog. Tinatayang 70% ang napinsala sa sektor ng agrikultura sa bayan. Sa Claveria, bakas sa kalsada ng barangay Kapanikyan ang dinaanan ng baha. Nagkalat ang mga troso. Sa datos ng PDRRMC, tinatayang 500 million pesos ang pinsala sa infrastruktura. Kulang-kulang 20 million pesos naman sa agrikultura. Samantala, ginulat din ng malakas na ragasan ng tubig ang Santa Filomena Kalanasan Apayao madaling araw noong Linggo. Nagmistulang ilog ang kanilang kalsada mula sa tubig na galing bundok. Kung mapapansin nyo itong lugar namin, di ba napapaligiran siya ng bundok, kami nasa baba. So galing talaga dyan sa bundok lahat ng tubig. Sa paghupa ng baha, gabundok na putik ang iniwan sa mga kabahayan. Naburuang deta, alam na ta, di ka diso napunuti, grabat to. Ingat nga, panunutin. Deto binagdalos, apo. 12 pamilya na lamang ang nasa evacuation center. 3 araw nang walang kuryente sa lugar. CJ, panawagan ng mga residente sa Barangay Santa Filomena, Kalanasan, Apayao ay tubig na maiinom at gamot. Samantala sa Cagayan, balik eskwela na rin kanina ang maraming paaralan maliban sa mga bayan ng Claveria, Apari, Sanchez Mira, Abulug at Bugay. Nakatanggap na din ang burial assistance mula sa DSWD Region 2 ang pamilya ng 2 nasawi sa kasagsagan ng Bagyong Maymay. Abot 4.7 million pesos na rin ang halaga ng food at non-food items ang naipamahagi sa mga naapektuhan sa buong rehiyon. CJ? Maraming salamat, Partner Ivy Hernando.